Happy tayo. So today gagawa ako ng vlog. So ang vlog ko ngayon ay magluluto tayo ng ginataang tambakol. Ayan. So ito yung kasama ko yung mga kids ko ngayon. So, good morning guys. So sa mga gustong mag-subscribe, please subscribe my our YouTube channel, Team Fabre Vlogs. And then, huwag kalimutang i-like na rin. And then, kung meron kayong comment, yes, of course, subscribe. So kung meron kayong comment, mag-comment lang kayo sa comment box para ma-enhance namin yung aming paggawa ng video. And then, kapag nagustuhan nyo yung aming vlog, syempre, paki-like na rin po. So, today, ang yun nga po, ang lulutuin namin ay ang ginataang tambakol. So, papakita namin sa inyo ang ingredients. So, ang mga ingredients natin, siyempre, umpisa dito sa tambakol. Ayan, nalinisan ko na rin siya. Nakahiwa na rin, so ready na yan. So, andito yung bawang, sibuyas, ginger or luya. So, nandito yung sili. Yung gulay na gagamitin natin. Siyempre, hindi mawawala ang asin. Ang gata. Ayan, number one. At saka suka. Paminta. Ayan. So, umpisa na natin, guys. Ito yung lahat ng ingredients na gagamitin. Ayan. So, ang unang gagawin natin, pagsasama-samahin natin yung sangkap. Kasi ang gagawin natin ay papaksiwin muna natin yung isda. So yung iba, hindi na pinapaksiw. Pero itong natutunan ko, so pinapaksiw muna para mas masarap siya. So yung kung meron kayong suggestion, please paki-comment lang sa comment box para may matutunan tayo kung may mas masarap pa. So nilagay na natin yung isda. Lagay na rin natin yung luya. Ayan. So, guys, pagka ako naglalagay ng sangkap, dinadamihan ko. So, para mas mawala yung lansa niya. Ayan. Tsaka mas malasa siya. Mas maging malasa siya. Ayan. So, papaksiwin muna natin yan. Sunod natin yung paminta. Ayan. Lagyan na rin natin ng asin. Ayan. At yung suka. Siguro yung suka, mga kalahating cup lang siya. Huwag lang masyadong maasim din. Ayan. And then tubig. Ayan. So mga half cup din siya ng tubig. Ngayon, pakukuluan natin siya hanggang sa maluto yung isda. So, lutuin na natin ngayon yung paksiw, yung gata na natin, yung isda. So, tatakpan natin, then lutuin natin siguro mga 20 to 30 minutes. Basta maluto lang yung isda, pwede na siya para maumpisa natin yung pagluto ng gata. So, makalipas po ang mga 10 minutes, balikan po natin. Ayan, kumukulo na po siya. Pero, hindi pa po totally luto yan. So, pakukuloyin pa po natin siya. So, mga 5 to 10 minutes pa po. So, makalipas po ulit ang mga 5 to 10 minutes po. So, balikan na po natin siya. Ayan, mukha na po siyang luto na. So, ngayon, ang gagawin na po natin, lalagyan na po natin ng gata. Coconut milk. So sa Philippines, meron po yung kakang gata na nabibili sa palengke. Kasi dito walang fresh. So, lahat po nasa dilata. Ayan. So isang ano lang, isang lata lang eh, okay na po siya. Or depende sa dami ng niluluto ninyo. Pakukulan uli natin siya hanggang sa maluto na yung gata. Tapos, pagkatapos noon, ilalagay natin yung gulay. Maya-maya. So guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang isubscribe na po yung aking YouTube channel, Team Fabre Vlogs. And then, i-click na rin po yung button para
lagi kayong update sa aming mga vlog. Balik natin siya maya-maya konti. Mga 5 to 10 minutes. Ayan, makalipas po ang 10 minuto. Luto na po ang ating gata. So, ang susunod na po natin dyan ay ang gulay na sinabi ko. Hindi ko po nasabi kanina, ito pong gulay na to ay yung mustasa. Ayan, so nilagay po namin mas marami. So, mas kinus namin na marami kasi mas marami pong yung anak ko po, favorite niya yung gulay. So, okay lang po yan. Kapag naluto naman yan, parang konti na lang uli yan. Ayan. Tapos, ilalagay na po din natin yung... Lagay na rin po natin yung sili. So, hinuli ko po yung sili. Kasi po, para hindi siya masyadong lumasa dun sa gata. Baka hindi makain ng mga kids. Ayan, mga ka-team. Malapit na. Naamoy ko na ang ating ulam. Ngayong tanghalian. Ngayong araw na ito. So, takpan ko lang ulit siya. Siguro mga 5 minutes, luto na siya, guys. So, ito na ang ating ginataang tambakol. Kain na po! So, huwag kalimutan pong subscribe ulit ang aming channel, Team Fabre Vlog. And click ang bell button para update kayo sa aming mga vlog. Sa mga gusto mag-comment, huwag kalimutan mag-comment po sa aming comment box. And then, i-like na rin po kung nagustuhan nyo ang aming vlog. Salamat po!